Asume, kinakasama ka. Eh, itong nasa litrato. Hindi po yan, hindi po yan. Yan po, ma'am. Yan po, ma'am, yung babae niya. Pero sa Japan, may isa pa daw po yan, ma'am, bago yan. Yan po yung Giselle, ma'am. Iba naman yata ang kinoconstruction mo sa Japan, Gerson. Napaka manluloko, babaero. Pangit-pangit mo, babaero ka. Kapal ng mukha mo. Kumbaka pang babae ka. Halo ka, Coco Marten. Kapal ng mukha mo. Nahimik ka. Tama na ang panluloko mo. Dapat ka ng managot. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, ma'am. Magandang hapon, Janice. Magandang Janice, hapon din po. Isa lang ang anak ninyo. Dalawa po. Ah, dalawa na pala. Yes, ma'am. Ilang taon ng mga bata? 7 years old po and 4 years old. 7 at saka 4 years old. Hindi kayo kasal? Hindi po. Hindi kayo kasal. Pero kailan siya umalis at ilang taon siyang nag-OFW? 2018 po. Umalis po siya, ma'am, noong June 29, 2018. Okay. Ngayon, naman kayo? Nung umalis opo, siya? Walang, opo, ma'am. Ano? Tapos po, nag-extend, ang kontrata niya po kasi doon, ma'am, 3 years lang. Kaya lang, ma'am, nag-extend po siya. Anong trabaho niya saan doon? Construction din po. Construction. Lumipat po siya ng ibang kumpanya. Mm-hmm. Nakiusap siya sa akin, kaya pinayagan ko po, nag-extend siya doon. Nung nagsimula na po siyang lumipat sa kabilang kumpanya, doon na po nagsimula yung ano naming dalawa. Kasi, medyo problema. Opo. Nagpapadala naman siya ng pera. Nung una, 2018 opo, hanggang... Opo, ma'am. Kahit nung nakalipat siya, wala kang problema. Wala okay po. Pero mga bandang September po, doon po kasi siya nag-start doon sa kabilang kumpanya. September ng 2022, nagka-problema na po kami. So, naipit siya doon. Noong pandemic, hindi opo rin siya naka-uwi dito? Hindi po, kasi nag-COVID din po siya doon, ma'am. Nag-COVID okay siya doon. Tsaka alam ko siya, restricto ang Japan noon. Talaga hindi opo, nakakain ma'am sa mga ano nila doon. So, 2022, last year, opo, opo, ng June, opo, pumapalya na. Pumapalya na sa po. Sa padala. Magkano bang napapadala niya dati noon? Ano po, nung una po, nung okay kami, ma'am, ano po siya, nasa 20, kasi nagpapagatas po ako sa dalawang bata. Mm. Nagpapadidi po ako sa dalawang bata. Kasi, nung iniwan niya po kasi ako, ma'am, 1 month akong bunti sa ano namin, sa pangalawa. Ah, yung okay panganay po namin, 2 years old lang yun. Kaya, dalawa so, po sila. So, wala siya dito? Opo, wala po siya okay dito. Kailan kayo huling nagkausap? Ano po, ma'am, nung yung okay pa po kami, ma'am, yung nararamdaman ko na ano siya, last December, na-booking ko po kasi siya na... December 2022 ito? Po, opo, na may oo babae siya. Okay. Nung na-booking ko pong may babae siya, inano niya po sa akin na hiwalay kami. Hindi naman po ako nakipaghiwalay sa kanya, ma'am. Yung babae ay nandoon rin sa Japan? Nandoon din po, ma'am, sa Japan. Pilipina rin? Pilipina din Pilipina po. Pilipina rin, okay. Tapos, paano mo nalaman na nauwi na pala siya dito? Eh, na ano ko po, ma'am, nakausap ko po yung nanay ng babae, na i-chat ko po kasi minsan yun, ma'am, na-search ko po kasi sa ano na sinabi ko na yung anak niyo tsaka asawa ko, may relasyon. Mm. Ayaw po nga mauna umamin ng nanay. Ngayon po, na-discovery niya nung umuwi yung anak niya na dito. Na talagang may relasyon niya. May relasyon niya po. Yung anak ama nga ng po mga anak mo, opo, ang siyang karelasyon. Opo. Okay. Tapos, nung mga August po, nag-chat sa akin yung nanay, nagtanong okay kung nagsustento daw yung mga anak ko. Sabi ko, chinat ko po, nagpadala po. Yung sa August na yun, kanya po ng July yun. Okay. Pinadala niya po, ma'am, nung August, ma'am. Tapos, nung So, ibig sabihin, nahuli mo siya ng December. Opo. Nagbibigay pa rin naman siya. Po, may time po na wala, may time meron, may time na, may buwan po na palya, meron. Pero pagka, so palyado na isang buwan, opo, sa susunod na buwan, meron po, ma'am. Dagdagan naman niya hindi yun. Hindi po, bumababa nga ma'am, may 5,000. Tapos pag nagkaka-emergency po ako, ma'am, magkakasakit yung mga anak ko. Sinachat ko po ka yan, ma'am. Sinachat ko po siya, ma'am. Tinitingnan niya, sinisin niya lang po. Kahit pansin man sa mga anak ko, wala po. Hindi rin niya kinakausap, hindi niya po tinatawagan. Hindi po, kumisan humihiling okay pa ako sa kanya. So kailan siya umuwi dito? Kailan mo nung na-establish? November 20 lang po. November 20 lang? Opo. Okay, November 20. At yung babae rin umuwi? Nauna pong umuwi yung babae, ma'am, may July. July? Opo, umuwi okay na yung babae dito. Nung umuwi siya dito, hindi siya nagparamdam sa'yo? Hindi wala nagpakita po, ma'am. Wala po, ma'am. Okay, sinusubukan natin na kontakin itong kinakasama. Ang pangalan ay Gerson Sim. Junior po. Junior. Ano ang kanyang palayaw? Don po. Don. Opo. Okay. OFW sa Japan, opo, naka-4-5 taon doon, opo, kasi 2018 pumasok, hindi na nagpapadala ng sustento. Opo. So a clear case of abandonment of children and also VAWCI, violence against women, yes, ma'am, and children. Kasi ma'am, nagkaroon na po kasi ako ng depression, ma'am, nung nangyari yun, nagka-anxiety po ako. Yung okay katawan ko po bumagsak talaga, ma'am, hindi naman ako ganito dati. Hindi naman kasi kailangan physical na pagmaltrato.
yung emotional abuse. Kaya nga po, ma'am. At saka economic abuse. Kasi ma'am, nang kailan lang po, ma'am, nagkasakit kami tatlo mag-ina. Sabi ko, chinat ko po. Sabi ko, kahit yung anak mo na lang, padalhan mo ng pambili ng gatas. Dahil wala. Dead, ng gamot. Did ma po lahat, ma'am. Pinutol niya lahat ng communication namin sa kanya. Itong girlfriend niya, nakausap mo rin ba? Kinausap ko dati yan, ma'am. Wala po siyang nakuhang kung anong mga pinagsasabi ko sa kanya. Wala po. Dahil tinuring ko din po siyang ano kasi... Isip babae rin. Oo po, ma'am. Dahil ina din po yun, ma'am. May anak din po sa una, yung babae na pero yun. Pero hindi kasal. Wala rin. Hindi ko po alam, ma'am, kung kasal yun yung sa asawa niya. Okay. Chinat ko din po yan, ma'am. Pero ginblock niya po ako. Nasa line 2 na natin ngayon, si Gerson mismo. Sige okay? Po. Bigyan rin natin siya ng pagkakataon magsalita, ha? Sige po, ma'am. Magandang hapon sa iyo, Gerson. Ayan. Ang poging-poging si Gerson. Kahilig niyo kasi sa mga gwapo. Gerson? Pa? Oh, Gerson. Magandang hapon sa iyo. Gustong makipag-usap sa iyo ni Janice. Ay. Ma'am, magandang araw po, nandito na po yan sa amin. Nag-usap na po kami sa amin, nagkaayos na po kami. Sandali lang ha. Kasi ang sabi ni Janice, hindi pa kayo nag-uusap. Ano ba talaga? Nag-usap po kami yan, ma'am, sa MSWDO. Dito po yan, ma'am. Kasi, dito po lang galing yan sa lugar namin. Umuwi. Sandali lang, ha? Pero... Umuwi po siya, ma'am, di ba po, ma'am? Uh-huh. Ngayon, ma'am, ay naawa ko sa mga anak ko. Para lang po makita yung mag-ama in personal sa 5 years. Lumapit po ako ng MSWDO sa amin sa Occidental Mindoro. Ngayon po... Taga saan ka ba? Occidental Mindoro po. Okay. Ngayon po, nung lumapit ako sa Occidental sa MSWDO namin, nire-restrict niya po. Hindi niya po binabasa yung nire-response yung chat ng MSWDO sa amin. Sabi po ng MSWDO sa amin, mas magandang ikaw na lang ang magdala doon sa Tarlac ng So ganun nga po. Pumunta ka ng Tarlac. Opo, alang-alang okay, na rin po sa mga anak ko. Pag-uusap sa harap mismo ng MSWDO. Opo, okay, ano nangyari doon? Pero ma'am, wala pong kasundo ang kontrata. Ano ba ang hinihingi mo sana? Ay, sabi ko nga, ma'am, sana yung mga anak ko, ma'am, sustento. Pero ngayon, ma'am, nagbago na, ma'am, eh. Kasi, ma'am, nahuli ko silang dalawa, ma'am. Kaya gusto ko sana, ma'am, managot siya sa mga kasalanang ginawa niya sa akin. Okay. Hindi kayo kasal, opo, ha? Opo. Hindi kayo kasal. Opo. Ang dapat niyang panagutan ay ang pagsustento opo, sa mga ma'am. Bata. Opo, pero ma'am. Walang bigami. Opo, ma'am. Ano, ma'am. Kasi hindi naman opo, kayo kasal. Opo, adult, ma'am. Pa, kung yung babae... May asawa, yun, doon naman ma'am. Sa gabila. Opo, pwedeng magkaso ng ganon. Pero sa ngayon, ang unahin natin kung ano makabubuti para sa mga bata. Oh, sige po. Okay? Gerson, ang hinihingi lang naman pala ni Janice ay yung magkaroon ka ng buwanan na sustento sa mga bata. Yun na po, ma'am. Natukusapan na po namin yan dito sa DSWD. Ba't di ka pumirma? Pumirma ka ba? Wala pong pirmahan, ma'am. Hinihingi po nga po sabi ng DSWD. Okay naman daw. Magkano ba ang ibibigay mo? 10,000 po, ma'am, in 3 months. Magkano? 10,000 daw po, ma'am. 10,000 po, ma'am. 10,000. Eh, dati nagbibigay ka 20. Ba't ngayon 10 na lang? Noong wala una. Wala na po ako magkakira ngayon, ma'am. Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Wala. Ako po, ma'am, ngayon. Nag-vacation lang po ako kasi po kay... po ako umuwi. So, nag-vacation ka lang. Babalik ka rin ba ng Japan? Magko-construction ka ulit? Construction worker ka ulit sa Japan? Opo, babalik po ako, ma'am. Eh bakit nung bumuwi ka dito, ba't hindi ka nagpakita dito kay Janice at sa mga anak mo? Ma'am, ganun na po ang nangyayari sa amin. Ano po yan, ma'am? Sinabihan ko na po siya. Nag-usap kayo? Wala po, ma'am. Kasi, ma'am, siya po, ma'am, ang nagsabi na... Ayaw na niya? Hindi po. Siya po, ma'am, magsabi na oras naguguluhin ko daw sila. Ititigil niya ang sustento. Ay, hindi naman ako nang gulo sa kanila, ma'am. Wala akong ginawa sa kanya. Tapos ngayon, tinigil niya ang sustento nung nalamang may babae siya. Parang sinasabi po kasi sa researcher din po natin, nagkaroon po kayo ng pag-uusap. Ngunit wala po kayong pirmahan. Wala po kami wala pirmahan, ma'am. Pero nag-agree naman, pero okay ka ba dun sa 10,000? Kasi wala nga naman siyang trabaho ngayon. Ay, ma'am, babalik din po kagad yan, ma'am, sa December 5 yata, ma'am. Yun po ang sabi, babalik din ng Japan yan, ma'am. 15 days lang po, ma'am, ang bakasyon na kinuha yata yan, so ma'am. Ganito, kasi kinukontakt rin natin yung Women and Children's Protection Desk Officer ng Paniki Tarlac. Kasi kung ano't ano man, kung hindi magkaayusan doon sa MSWDO, magfa-file tayo ng kaso ng abandonment of children at saka VAUSI. Okay? Pagka ganun,
lalong hindi siya makakaalis. Opo, ma'am. Ha? Kasi ma'am, yung ano ko po, ma'am. Kasi ma'am, lahat yan, ma'am, wala kaming connection sa kanya. Binablock niya kami. Yung babae, block din po ako. Anong kasiguraduhan ko doon, ma'am? Na makakakuha makapadala ka. Po okay. Sila. Ang layo ko, ma'am, Occidental Mindoro. Okay. Pupunta pa ako ng Ganito, Tarlac. Ganito, Shari. Siguro, dapat matulungan natin si Janice na to make representations, pati na sa agency na magpapadala. Kaya nga, ma'am. Kasi pwede naman na magkaroon ng kasulatan na yung allotment. Merong ganyan, di ba? Apo. Parang yun sa mga seaman. Basta merong order. Kaya nga po. Okay, kung merong order. So, may panahon pa naman. Okay? Hindi lang natin pa makontak at makausap si Staff Sergeant Clary Rirao, yung WCPD officer ng Paniki Tarlac. Opo, ma'am. Pero yun ang proseso na gagawin natin. Opo, muna. Tapos, diretso ka sa MSWDO ulit ng Paniki Tarlac, okay? Para magko-coordinate yung dalawang opisinang yun. Okay? Kung ano man yung magiging kasunduan, yun ang magiging batayan ng kung anong susundin ni Gerson. Opo, pag hindi siya sumunod doon, meron pa tayong pwede ikaso sa kanya. Criminal case yun, Shari, ha? Kasi opo. Special law ang VAUSI. Opo, ma'am. Okay? So, daanin muna natin sa mabuting pakikipag-usap po, at maayos ang usapan. Kasi ang mga bata... Kaya nga po, ma'am. Yun din po, ma'am, ginawa ko, ma'am. Sa loob po ng 5 years. Kaya nung sabi po ng MSWDO sa amin, ikaw na lang ang magdara ng referral doon dahil hindi niya po nire-response. Yes. Sabi ko, ma'am, igagrab ko na yung opportunity na to para makita siya ng dalawang anak ko dahil 5 years po... At nagkita naman sila. Na, yun po nga po, ma'am, pinakamasama sa lahat, ma'am. Nagkita sila pero parang ibang tao ang kaharap niya. Hindi niya man lang po, ma'am, nilapitan at niyakap ang dalawang bata. Oh, kahit po, ma'am, nung... Yan ang sinasabi ko. Wala po, ma'am, kundi ko pa sinabihan Gerson, yung anak ko. Gerson, bumalik na ba sa linya si Gerson? Apo. Ito na po ako, ma'am. Gerson. Wala po talaga, ma'am. O, ayan, meron na tayong live tayo ngayon. May video call tayo. Ma'am, pwede po ba yung mag-off cam muna ako? Kasi privacy ko na po siya, ma'am. O, so mag-uusap. Wala pa akong kalam-alam na ganyan ang gagawin niya. Kasi dito hindi, na-usap kuya, na kami, ma'am. Kuya Gerson, kausapin mo na muna si Ma'am Janice. Oo, para ano ba ang ano mo? Kailan ka ba babalik? Babalik ka na ng Japan, di ba? Pagbalik mo ng Japan, dapat kung ano yung kaya na ibigay sa nasustento para sa mga bata, huwag mong kaya ipagkait. Kaya nga po, ma'am, nag-fix ako sa kanya ng 10,000. Ayaw ko kasi na mag-price ng iba. Tapos, hindi na mataas to. Hindi ko naman kaya. Kasi hindi naman niya alam mo ang patalaman sa Japan. 10K ipapadala mo? Ganito lang yun. Kasi ang sasamahan na namin si Janice ulit doon sa MSWDO, pero pati na rin sa Women and Children's Protection Unit ng Paniki Tarlac. So sa PNP, magkakaroon kayo ng pag-aharap, tapos dalhin mo yung kontrata mo para maipakita mo na eto lang ang sweldo mo. Hindi rin naman kami, hindi rin naman manghihingi si Janice nang higit dun sa kaya mong ibigay, di ba? So, i-coordinate yan ng MSWDO, magkakaroon ng assessment, titingnan kung anong kaya mong ibigay, tapos doon kayo magkakaroon ng kasulatan. Kasi itong kasong ito ay kasong kriminal, yung pag-VAUSI, Violence Against Women and Children. Tandaan mo na ang pang-aabuso hindi lang dahil sa pisikal na pananakit. Yung emotional at saka economic abuse ay pwede maging batayan para kasuhan ka. Eh, mas mahirap yun. Di lalong walang makukuhang sustento ang mga bata kung may criminal case ka. Hindi ka makakaalis, di ba? Kaya, kaya ayusin natin. Excuse lang po, ma'am. Kung ganyan pala yung patakaran ng batas na pati sa pang-abuso sa sa mentalidad ng tao, ay, mas lalo po ako magre-reklamo about sa kanya, ma'am. Oh, ano naman na reklamo mo? Sige, bigyan ka ng pagkakataon. May pwede niya ba sa'yo kung anong ginagawa sa akin niya? Kung anong ginawa niya? Oh, ano? Ilang taon na ako nagtitrabaho, sabihin mo nga kung nangangusta sa akin niya. Kung may katiparan siya nangangusta sa akin. O sige, ipakita mo ang Facebook mo, Messenger mo, kung sa loob ng isang buwan, hindi ako nagchat-chat sa'yo. Pakita mo. Ipakita mo, Gerson. Sabihin mo yung totoo. OFW din ako. Alam ko ang nararamdaman ng mga OFW. Bakit ko gagawin sa'yo? Hindi mo ako inintindi. Ikaw ang sinungaling. Pinagbintangan mo ako? Pinagbintangan mo ako may lalaki? May ebidensya ka? 5 years ako nagpang... 5 years. 5 years, Gerson. 5 years, Gerson, naging ama at ina ko sa mga anak mo. Hinintay kita dito. Ito'y ganti mo sa akin? Napaka walang hiya ka?
Lahat ng panluloko mo, tinanggap ko. Niloko mo ako, kasal ka. Sinabi mo, hindi ka kasal. Kasal ba siya? Kasal yan, ma'am. Sa unang asawa, niloko niya pa ako. Binata daw siya. Huli ko po nalaman nung kumuha ko ng sinumar sa NSO. Gerson, may asawa ka ba? May asawa po da, sa una may yan, ma'am. May asawa po ako sa una, ma'am. Kasal yan, ma'am. Niloko niya lang ako. Tinanggap ko po yun. Asawa na po na iba yun, ma'am. Tapos sabi niya, ma'am, may isa siyang anak. Ipapatiin ni Pis niya pa po, pero hindi po. Tatlo po pala ang mga anak niya. Sandali lang, sandali lang. Dandan lang, isa-isa lang. Isa-isa lang. Okay, Gerson. Huwag po natin yung wala dito. Yung pag-usapan po natin, yung about sa kanya at sa akin lang. O kaya nga, tungkol sa iyo at saka sa kanya. Unang-una, Gerson, kasal ka ba sa ibang babae? May asawa ka? Kasal po ako, ma'am. Pero may asawa na po na iba yun, tapos may anak na po sila sa iba. O pero hindi kayo hiwalay na legal? Walang naging... Wala po yan, ma'am. Kinasal kayo sa simbahan o sa huwes? Wala po, ma'am, kaming... Grabe, ano na, pananaghiwalay? Tinanggap kita, buong-buo. Malahimik ka muna, Janice. Oh. Bago tayo nagsama kasi, alam mo yan kasi kinausap ko pa yung mama ko. Kaya huwag ka magsinungalay. Wala akong alam, Gerson. Wala. Yung mama ko pa nagsabi sa'yo. Ang sabi mo, hindi registered ang pare na kumasal sa inyo. Yan ang sabi mo, di ba? Kukuha kaya ako ng sinumar kung alam kong di registered yan. Niloko mo ako. Nagpanggap ka. Nabinata sa akin. Nagpanggap ka. Ang sabi mo, isa lang anak mo, ipapa-DNA test mo. Kung hindi pa ako tumawag sa inyo, tatlong anak mo? Sa iba-ibang babae? Sa isang alam kasama niya po. Grabe yung panunod mo sa akin. Ma'am. Dito na tayo nagpusap. Pag hindi ko kayo paliwanag yan dito. Dito na natin pag-usapan yan. O sige, wag na. Alam mo, pinatakay mo pa yung tao na walang kalam-alam eh. Pag-usapan natin yung tayo lang dalawa. Yan. Yung babae mo na yan. Anong sabi sa akin ni Giselle? Ha? Pakuya-kuya pa siya sa'yo? Anong sabi niya sa akin? Kuya? Yung pala. May relasyon kayong dalawa? Nag-deny ba kayo? Ano sabi mo? Bata pa yan. O bata, bakit binatos mo? Ilang taon na ba si Giselle? Ang kapal ng mukha niyo, maluloko kayo? Nanahimik ako, Gerson. Nanahimik ako dahil wala akong ebidensya. Tinakot pa ako ni Giselle. Sabi niya, so, siya... Sandali lang. Pwede mo na ako muna. Gerson, Gerson, kilala mo ba si Giselle? Sino ba itong Giselle? Kilala ko po yan, ma'am. Yan po yung... Kinakasama ko ngayon. Yan po, ma'am. Deny so may kinakasama deny. Ka. Eh, itong nasa litrato. Hindi po yan. Hindi po yan. Yan po, iba ma'am. Iba pa yan? Iba pa yan? Yan po, ma'am, yung babae niya. Pero sa Japan, may isa pa daw po yan, ma'am, bago yan. Pero wala pa akong iba din siya. May nagsabi sa akin, wait, wait, ma'am, kasi sabi niya hindi pa siya yan. So, sino yun? Yun po, ma'am, yung babae niya, ma'am. Ngayon, yan yung Giselle. Ganyan yan. Yan po yung Giselle, ma'am. Iba naman yata ang kinoconstruction mo sa Japan, Gerson. Napaka manluloko, babaero. Pangit-pangit mo, babaero ka. Kapal ng mukha mo. Kumakapang babae ka. Ano ka, Coco Marten? Pwede mo na ako magsalita bago dyan. Nahimik ka. Tama na ang panluloko mo. Dapat ka nang managot. Gerson, sandali lang. Natatawa na ako sa away ninyo. Nali! Ay, yung mga bata ang intindihin natin. Ayan pa po, ma'am. Kaya yan po yung pagkakusapan. Ang sabi ko po sa kanya, ma'am. Nakiusap na ako sa kanya, ma'am. Pero dapat responsibilidad niya yung bilang tatay. Tawagan niya yung anak ko, ma'am. Oo yung nga anak naman. Ko po, ma'am. Natutulala sa school. Naghahanap ng tatay. Opo, ma'am. Tsaka natutulala po. Sinasabi ko, tawagan mo yung panganay natin. At palagi naman sa akin ng mga teacher. Nawawala yung mga bata. Sanali lang ha, Gerson. Gerson, nabibigyan mo ba ng time para kausapin ang mga bata? Kahit wag nang si Giselle. Yung mga bata, gusto mo bang makausap? Ma'am, kinakausap ko naman yun ang mga bata na yan. Dati pa, ma'am, kinakausap ko yan. Pero nagsalita lang, hello lang. Tapos, ano, ang kakausapin ko, mga ding-ding. Kung gusto niya kausapin, kinakausap ko yan. Ngayong huli, hindi na sila nagre-reply sa akin. Sige nga. Yun, ma'am. Kinat niya ang communication sa amin lahat. Sige. Ngayon, eto, maririnig naman ito ng mga bata. Huwag na natin ipakita sa mga bata yung away, ha? O sige, gusto mong kausapin ang mga bata? Yan po, silang dito. Halos ka. Matt, anong gusto mong sabihin kay Papa? Papa, padala mo nga kami yung pera. Baka naman sabihin, itinuruan mo siya rin na magpadala ng pera. Pa, Merry Christmas! Merry Christmas, Kuya! I love you! Love you too! I love you daw! Kailan mo, Gerson, kailan mo huling nakita ang mga bata? Noong isang araw lang po, ma'am! Nandun kasama niyo ang papa niyo noong isang araw?
Sa totoo lang naman, hindi naman po ako nagkukulang dyan. Yung communication lang namin yung sa mga bata, hindi naman kasi ako kinakausap ng maigi. Kasi yan, ay yung nanay nga, bihira po yan. Sandali kasi lang. Hindi lang po nila magdala yan sa lugar ng pamilya ko kasi kinabihan ng nanay nga na taong bundok yung mga tao doon. Sandali lang ha, Joshua. Kaya wala lang po problema sa akin yung about sa kanlama. Yung pag-usapan natin yung about lang sa kana sustento kasi yung pag-ipagbalikan po ma'am ay malabo po malaking churko eh, wala po namang, sa wala namang wala namang balak makipagbalikan sa iyo. Oh, sandali lang, bawal mag-away sa harap ng mga bata. Sandali lang, wala tayong pag-uusapan na balikan kahit ako ayoko na magbalikan kayo. Opo, ma'am. Kahit ako ang supon naman ma'am. Oh, ganito wala ha. Problema sa akin yun, ma'am. Tapos, hindi ibig sabihin na kung nakakapagbigay ka na ng pera ay sapat na yon. Ang kailangan ng mga bata, naririnig nila ang boses mo at nararamdaman nila yung pagiging ama mo. Hindi lang sa pagbibigay ng mga regalo. Ha? So, opo. Yan lang. Yan sa dati po ma'am, pinaramdam mo sa akin ng nanay niya yan. Dati pa lang, ginawa niya na yan. Hindi yung puro pira yung salita. Ah, ganito. Mag-usap kayo, makausap kayo yung mga bata sa messenger. Huwag na kayong mag-block-block sa isa't isa. Yan lang naman mama, nang block sa akin eh. Lahat, dalawa sila ng babae niya. Oh, wala naman ako nang gugulo kung hindi messenger, di maghanap tayo ng ibang paraan na makakausap mo ang mga bata. Pero syempre, yung mga bata, hindi naman nila kaya na sila lang ang mag-manipulate o gumawa nung, I mean, yung sa gamit, di ba? So, ipsusupervise pa rin ang nanay nila. Para sa mga bata na lang ito, wag nang ma'am, yun, sabi ko. At saka Gerson, wag kang mag-alala. Kahit yung kagwapuhan mo ay hindi na pakikialaman. Wala naman, wala na akong balak makipag-ayos diyan. Doon na siya sa babae niya. Bagay naman silang dalawa eh, mga manluloko. Ay, wag nang wala nang hugot. Kaya mo na, wala nang hugot. Wala nang hugot. Oo. Gerson. Okay? So ito eh payong kapatid. Okay. 'Di ba? Ang mga bata, wag mong pababayaan. Hindi lang sa mga material na bagay at hindi lang dahil sa panahon na Pasko tapos magbabagong taon. Gabayan mo sila bilang ama. Hindi ko alam kung ilan pa ang anak mo sa iba at kung nakakapagbigay ka pa ng sustento doon o nabibigyan mo sila ng sapat na oras. Pero pag hindi po yung man, lalapit. Ayun na nga eh. Baka matulfo ka ng ibang babae na naman. Hindi naman nagbibigay kasi ang tatay sa akin nagchat-chat parating sa kanya. Pero bibigyan natin ng pagkakataon. Alam mo, Gwanex, huwag ka na magdama ng kung ano-ano. Ipag-usapan natin kung anong purpose mo. Kaya nga eh. So, yun nag-usap na tayo dito eh. Excuse lang po, mama. Excuse lang po. Nag-usap na tayo. Ano pa yung pagsabihin mo na kung ano-ano? Makarating ka pa dyan. O sige, may kasiguraduhan ba pinag-usapan natin? Wala. Diba? Ano bang sabi ko sa inyo? MSWDO namin, hindi mo nire-response? O, ako, black lahat. Sa babae mo, black din ako. Anong kasiguraduhan ko na padalhan nyo kami? Gcash ko lang ang kinuha nyo. Pag gusto mo padala? Sa loob na isang buwan, pupunta pa ako ng Tarlac? Ilang beses kita ang chinachat kapag may emergency ang mga baka? Ano pang sabi sa mga mantis, babalugod? Wala akong tiwala sa'yo. Okay. Hindi ako matunta. So ganito ha, sa Gerson. Mamamagitan ang Wanted sa Radyo, may reporter kami na sasamahan si Janice para magkaroon kayo ng kasulatan, magpipirmahan. Kung hindi masunod yon, yun na ang magiging basihan para sa kaso. Okay? So bibigyan ka pa rin ng pagkakataon. Pag hindi mo ginawa, deport. Okay? Nagawa na ng Wanted sa Radyo yan dati. So ito, dinadaan natin sa maayos at mabuting pag-uusap. Again, ulitin ko, para sa mga bata. Okay? So, eto, bibigyan din natin ng pagkakataon para personal na makausap ng mga bata, off-air, yung tatay nila. Ha? Basta yung kaya ko lang po, ma'am, 10,000 po yan. Kaya nga, 10,000 ang sinasabi mo, di ba? Max na po yan. At saka hindi po kami kasal po yan lang eh. Hindi naman, walang kinalaman kung kasal kayo o hindi. May anak ka eh. May responsibilidad ka sa mga bata. Ito na lang po, ma'am. Ngayon, ganito. Sasamahan namin dahil nasa line 2 na natin ang si Staff Sergeant Clary Rirao, ang Women and Children's Protection Desk Officer ng Paniki Tarlac PNP. So, ang PNP at ang DSWD ang tutulong para magkaroon kayo ng kasulatan. Okay? Ayaw po tayo magharap-harap, ma'am. Magharap-harap kayo talaga. Oo. Kailan po, pero hindi na po ako susundin dito kasi nakakahiya ako susundin ako dito ng patrol. Ay, hindi ka susundin ng patrol. Huwag kang mag-alala. Basta magpakita ka.
So, wala ko problema, ma'am. Ako po gusto mong pupunta dyan sa Japan. Nahiya, ma'am, kasi malaman nagtolpo. Okay, off-air, isa-schedule na yan. Sandali, kausapin ko na muna, Staff Sergeant Clary Rirao. Ma'am, magandang hapon. Ang ating Women and Children's Protection Desk Officer ng Panikitarlac. Ma'am, eto, meron kaming idudulog sa inyo. Again, ulitin ko, para na lang po sa mga bata. Ang mamamagitan po ang Wanted sa Radyo. Sa tulong po ninyo at ng MSWDO natin para po magkaroon ng kasulatan tungkol sa sustento. Yun lang naman po ang hinihingi eh. Sustento para sa mga bata. Opo ma'am, sige po. Kung ano po yung tulong na gusto po nilang tulong po namin, ibibigay po namin. At the same time ma'am, akibat po namin ang MSWDO Paniki para po sa mga ganyang kasulatan po nila. Yes. Kasi ma'am, di ba, pagka hindi nasunod yung kasulatan na yon, yun ang magiging basis para magkaroon ng kaso. Violence, VAUSI, di ba? Kasi, yun nga, abandonment of children. Yes, ma'am. Yan na po yung isang basihan po ng complainan para po kasuhan po si Kwan, si dating leading partner po niya, ma'am. Oo. So, ayan ha. Pero, ang talagang pakay natin ay makuha natin at maayos natin sa mabuting diskusyon at pakikipag-usap. Kasi kung kaya naman na magkaroon ng kasulatan para sa sustento ng mga bata, gagawin natin yan. Diba? Yes, ma'am. Ma'am, ang masasabi ko lang po, yes, ma'am. Pwedeng may sabihin lang po ako yes, dun po. Sa ama. Siguro, ma'am, total hindi naman po, total willing naman po siyang magbigay ng sustento dun sa mga anak. Siguro mas maganda pong mag-usap na lang po sila ng maayos. At the same time, huwag na pong ipinapakita sa mga bata na nag-aaway po sila. Yun nga ang sabi ko. Dahil makaka-apekto po sa mga bata yan, ma'am. Yes. Total, kung talagang hindi na po sila magkakabalikan, mas maganda po sigurong maging civil na lang po sila sa harapan na lang ng mga bata. Yes, tama. Ano po, ma'am? Mismo nang si Sergeant Clary. Sa kanya, lalo sa kanya, ma'am, sabi ko, anuin mo lang sa mga anak mo, wala kang maririnig sa akin. Eh, pinutol niya, ma'am eh. Ayun. Okay, sige. Ayan na, Gerson, ha? Off-air. Off-air, Gerson. Isi-schedule natin. Kasi na-coordinate na natin with the MSWDO at saka kay Staff Sergeant Clary Rirao. Ma'am, willing na willing po ako magbigay ng suporta. Hindi po ako pumapalya ng suporta dyan. Nung huli lang po ako, binalmingan ko pa siya, pag ganyan lang naman na pinamamalita mo na hindi ako nagbibigay, puputulin ko na lang, haharapin ko na lang kayo kung saan. Aba, tapos doon na lang tayo mag-usap. Kanino ko sinabi na hindi ka nagbigay, Jason? Pero kung sinasabi niya po yan, ma'am, na hindi ako nagbibigay, ako hindi magbibigay, samantalang may ebidensya ka ba? Bumili pa ako ng palayan sa kanila para ikaw lang sa mga bata. Sabi niya hindi ako magbibigay. Mana ko sa magulang ko yung palayan na yun, Jason. Patapusin mo ako ng salita. Janes. Eto na naman. Okay. Ayan. Okay. Tingin mo na tayo. Kasi sabi niya. Sige. Tama na. Tama na muna. Hindi tayo mag-aaway sa area. Ano ba? New Year eh. New Year na New Year eh. Masyado kasi mamayabang eh. Ako muna magsasalita, ma'am. Pwede? Hindi na. Tapos na. Masyadong mayabang, ma'am eh. Tapos na. Mo, Gerson. Okay. Nabigyan ka na ng pagkakataon na ibigay ang panig mo. Hindi maganda na naririnig ng mga bata. Ang ibibigay ko na pagkakataon ngayon, privately, mag-uusap kayo ng mga bata. Nandun lang sa tabi si Janice. Pero mag-uusap kayo ng mga bata, ha? Okay? Okay. Siguro sa ganito na lang, sir, no? Pag-uusapin po namin kayo. Para na lang sa mga bata, Sir Gerson, yun na lang po ang isipin natin, ha? Tutulungan po namin kayong dalawa. Ni Ma'am Janice, yes, para makapag-usap ng maayos at magkaroon po ng magandang agreement para po sa mga bata, Sir Gerson, okay? Opo. Okay, maraming salamat, Sir Gerson, and Merry Christmas, Happy New Year po. Okay, manggala na, ma'am. Asistahan po namin kayo sa tanggapan po nila Police Staff Sergeant Clary Rirao at tagalin din po sa WCPD. Maraming salamat po.